Okay, so ang topic natin ngayon ay top 6 common problems sa mga mata ng alaga natin. So, unang-una ay ang pink eye or conjunctivitis. Usually, same lang siya ng nakikita nating conjunctivitis sa human dahil halos parehas lang naman yung composition ng mata ng hayop at ng tao. So, ano nga ba ang pwede natin makitang sign kung ang aso ay may pink eye? Unang-una ay ang inflammation or ang pamamaga ng mata, gilid ng mata, redness or ang pamumula ng kanilang mga mata, at ang mga mucus or yellowish discharge. Usually, itong mga pink eye ay dahilan or sanhi ng mga bacterial infection na kailangan nating dalhin sa klinik para mabigyan ng eye drops. Pero yung iba naman, nawawala after ilang oras dahil lang sa allergies. Allergies pwede sa pabango, or sa mga naamoy, or sa mga bagay na naididikit sa kanila, even alikabok. So, kailangan natin obserbahan. Pangalawa, damaged cornea. Ibig sabihin, parang sa tao lang. Yung mata ng aso, pwedeng magkaroon ng mga debris, pwedeng matusok, or pwedeng magkaroon ng something sa kanilang mata. Usually, yung mga grass, or yung mga alikabok, na siyang nagiging irritation sa mata ng aso natin. And kapag irritated, of course, kakamutin niya ng alaga natin through sa kanilang po. If kapag ang alaga mo ay mahaba ang kuko, pwede niyang masugatan ang kanyang po niya. Ano ang mga signs na pwede natin makita? Hindi mawawala ang pamamaga o ang inflammation. Pangalawa, excessive tearing. Ibig sabihin, masyadong madami ang pagluha o lumalabas na luha sa kanyang mata. At ang pagkakate ng kanyang mata gamit ang kanyang po. So, ibig sabihin, meron siyang tinatry na something or object doon sa mata niya na pwedeng makadamage sa cornea. So, if you suspect na yung dog mo ay may corneal damage, then kailangan mo siyang dalhin sa malapit na clinic para matingnan at kung makita kung anong injury ang natamo niya. So, for damaged cornea, andito ang picture. Ganito ang itsura ng damaged cornea na pwede mong matingnan, maobserbahan sa alaga mo. Pangatlo, dry eyes, or ito yung tinatawag na keratoconjunctivitis sika. Dry eye ay nangyayari kapag ang tear duct ng alaga natin ay hindi nagproproduce ng enough na lubrication, which is nagkakos ng irritation sa mata ng ating alaga. And ito ang magiging dahilan kung bakit mahihirapan na alisin naturally ng alaga mo yung mga dirt or yung mga dust na nagpo-produce ng irritation. And if not properly treated at hindi maaagapan, pwedeng lumala ang komplikasyon ng alaga mo, magkaroon ng cornea scratches or even ulcers. So ano ang mga sign na pwede mong makita? Excessive blinking or ang sobrang pagkurap ng alaga mo. Pangalawa, reddening of the eyes. Pangatlo, squinting of the eyes or yung tinatawag na strabismus, nagduduling yung mga mata. And syempre, pawing of the eyes, sinatry niyang tanggalin yung mga irritation na napunta sa kanyang mata. So, ang solusyon lang naman sa ganito ay simple, pero wag natin antayin siguro 1 week bago niyo dalhin. So, yung komplikasyon mas lalong tataas. Simple lang naman ang magiging solusyon, so maagapan, mas maganda. Pang-apat ay ang glaucoma. So, feeling ko familiar lahat tayo sa glaucoma and lalong-lalo na yung mga may edad na mga alaga natin. And usually, sa mga shih tzu, ito nakikita. So, kung ang fluid ay hindi properly nadedrain sa mata ng alaga natin, ito ay pwedeng magkaroon ng excessive pressure, which is ito ang tinatawag na glaucoma. Itong condition na to ay pwedeng magdulot ng sakit or even pagkabulag sa iyong alaga. So, ano ang mga signs na kailangan mo obserbahan kung nagkakaroon na ba ng glaucoma ang alaga mo? Una, eye tearing or ang pagluluha. Pangalawa, syempre ang redness or ang pamumula ng kanilang mata. Pangatlo, ang pinaka-common ay cloudiness or ang pamumuti ng mismong mata nila. Pang-apat, dilated pupils.
So, ito ang picture ng dilated pupils na pwede natin ihambeng or i-observe sa alaga natin. Eye bulging or lumuluwa ang kanilang mga mata. Makikita mo na pwedeng sa kabilang mata ay medyo mas luwa, samantalang yung isa hindi. Merong machine or ang tonometry ay ginagamit para i-measure ang pressure na meron dun sa mata ng alaga mo. Panglima ay ang cataract. So, hindi lang tao ang nagkakaroon ng katarata, pati ang hayop. Pinaka-common ito sa mga matatandang aso or sa mga may edad. Habang tumatanda ang alaga natin, mas nagiging common na magkakaroon sila ng katarata or ang cataracts. So, laging nagtatanong, kapag ba may katarata, nakakakita pa? Usually, oo. Pero, depending or nakadepende ito sa severity or gaano kalala ang katarata ng alaga mo. Yung iba, dahil sa sobrang lala, hindi naagapan, hindi nabigyan ng maintenance ng medication, pwede silang mabulag. Ito ang mga signs na pwede natin matingnan kung meron bang katarata or papunta na sa katarata ang nangyari sa alaga natin. Unang-una, cloudy eyes. So, parang glaucoma. Pero kapag glaucoma, merong eye bulging, merong sobrang pressure sa mata. Dito sa cataract, sa katarata, ay ang eye cloudiness. Pangalawa, eye inflammation. So, andito sa picture para makita kung paano o ang itsura ng namamagang mata. Irritation, ibig sabihin, meron kang makikitang irritation sa alaga mo. Andyan yung kakamutin niya, andyan yung kumukurap-kurap, kasi merong something na talagang nag-i-irritate sa mata niya. And, adapting new habits due to sight loss. Ibig sabihin, naghahanap siya or nag-a-adjust siya ng panibagong gawain dahil sa nawawalan na siya ng paningin. Yung iba, nauuntog. So, ang tendency, alam na nila sa sarili nila na meron ditong object na pwede silang mauntog. So, iiwas na agad sila. So, even tanggalin mo yung bagay na yon kapag nakasanayan dahil wala nang nakikita, iiwas at iiwas sila. May mga gamot na pwedeng ibaba ang mga inflammation, ang pain na nararamdaman ng alaga natin, pero merong mga cases na nire-require ang surgery. So, ang pinaka-importante, kailangan natin malaman. Kailangan natin madala agad sa malapit na clinic para matingnan, ma-observe, at mabigyan ng tamang lunas ang ating alaga. And, pang-anim, at ang pinaka-common, ay ang cherry eye. Or ang cherry eye in dogs. Usually, dogs have 3 eyelids. Yung 2 eyelids ay commonly or visible na nakikita natin. Pero ang 3rd eyelid ay ito ay nakatago below sa inner corner of the eye. Ang 3rd eyelid, ito ay ang bahay or ang home ng tear-producing gland. So, ito ang bahay na nagpo-produce ng luha ng alaga natin. Ng mga mata ng alaga natin. Normally, this gland or itong gland, itong 3rd eyelid na to ay invisible. Pero merong mga breeds, certain breeds or some accidents, some trauma na nagwi-weaken or nagpapahinto sa ligament na nag-hold sa place ng 3rd eyelid. Kaya natin 'yon nakikita. So, kapag itong ligaments na to ay nag-fail, kumina ang kapit doon sa 3rd eyelid, ito ang nakikita natin cherry eye. Bakit cherry eye? Dahil mukha itong cherry na na-stuck sa inner corner of the eye. Dahil yung condition na to ay genetics, so basically, both eyes nagkakaroon ng cherry eye. So, diba, una mapansin natin sa kabilang mata, pero sooner or later, nagkakaroon na rin yung pangalawang mata. So, paano gagamutin ng cherry eye? Ito ang picture ng cherry eye. At kung ito ang napapansin mo sa alaga mo, ang common na gamot or treatment sa cherry eye ay usually surgery. So, yan yung mga top 6 common eye problems na na-encounter sa clinic and na-encounter ng mga fur parents. So, ang tip lang para ma-prevent lahat ng mga complication, as long as napansin mo na may kakaiba, dalihin mo na lang sa malapit na clinic para maipacheck agad at makita agad kung ano ang nagkakos. Mabigyan agad ng lunas, mabigyan agad ng eye drops. Para malesen na rin yung paghihirap ng alaga mo. So, yun lang.
Thank you for watching. Hoping na nag-enjoy and at the same time may natutunan tayo sa video. And yun lang, see you on the next video. Don't forget to like, subscribe, and comment down below for any suggestion na gusto nyong i-topic, i-cover up. Sayonara! The top of 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 the top of